maganda nga po sa lahat. So mga kaibigan, dito po sa Psalms 34:11 na kasabi, no, sa New Living Translation, nakalagay, "Come my children and listen to me, and I will teach you to fear the Lord." Ulitin ko po, "Come my children and listen to me, and I will teach you to fear the Lord." No? So ito po yung sa Psalm 34:11. So nakalagay po siya, "Come my children and listen to me, and I will teach you to fear the Lord." So ito po mga kaibigan, no? Basahin ko for the last time, "Come my children and listen to me, and I will teach you to fear the Lord." So mayroong to pala, no? So yung pinitin siya, to fear the Lord. So dito mga kaibigan, pag sa Pilipino, sa Tagalog version nakalagay na, "Halikayo mga kaibigan at tuturuan ko kayo, kasi Yahweh ay dapat sundin at ingatan." So ibig sabihin dalawa dito sa Pilipino, pero yung sa NLT kasi, New Living Translation, bago pong version ko ito. Tapos yung magandang balita Biblia Tagalog ay matagal na version na rin, no? So balit sa English version, "To fear the Lord." So ang sa translation, "To fear the Lord," no? So sa magandang balita Biblia Tagalog, nakasabi doon na si Yahweh ay dapat sundin at igalak. So mga kaibigan, pag ating i-analyze po siya, parehas lang po. O ibig sabihin, magkatulad lang po. Sa English, pag sinabi kasi natin, "Fear the Lord," kasi nagkalagay sa Proverbs 1:7, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Kapag tayo ay may takot sa ating Panginoon, yan po ay simula ng karunungan. No? Mahirap kasi may sideswip, mag-ibigag. Dito po tayo. Dito po tayo dadaan sa island. No? Kasi delikado may sideswip. So, may nag-aayos. Pero mas safe na daan tayo dito sa island po talaga. Yan. Sa daanan po ng tao. So, ngayon pa, ibalik po tayo. So, Proverbs 1:7, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Pag i-translate natin sa Greek, ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. So yan, no? So kaya ngayon, mga kaibigan, dito natin makikita ang advantage pag tayo po ay nagbabible study using different version. Kasi pag isa lang, siyempre isa lang yung kwan mo eh, no? Parang isa lang yung pananaw, yung focus. Kasi lahat naman na version ay pinag-aralan mo yan. Pinag-pray. Siyempre may mga prayer warrior yung matranslator na yan, no? Maraming nagko-cover sa Manila, no? So kaya napakaganda, no? So iba't ibang version. So ibalik natin yung ating sample noon na mayroon pa sa Biblia na kalagay doon na kapayapaan na hindi malirip, kapayapaan na hindi masayon. Tapos sa Pinoy version, hindi ko lang po nabasa pa kung ano ang nakalagay. So, anuhin ko yan, ha? Kasi sa kwan yan, eh, sa Philippians. So, yan makibigan, no? Yun ang ating isa sa mga learnings natin na maganda din po pag iba't ibang version atin gamitin. So kaya siyempre pag isa ay mas maganda yung dalawa, diba, no? So yan, kaya gamitin natin yung tinatawag natin na multiple version. Ibig sabihin iba't ibang version, kasi lahat na version pinag-aralan, pinag-pray, at may kanya-kanyang panahon kung saan sila naaangkop, no?
So kasi mayroong, di ba, mayroong 60s. Sa 1960s, may mga words dyan na uso. 1970s ganito din, 1980s, 1990, at saka 2000. So ibig sabihin may kanya-kanyang panahon. Kaya mayroong tinatawag na revision, no? O kaya version. Ngayon, makibigan, mayroon tayong Pinoy version. So, maganda, no? Parang pinaghalo daw siya. Sabi na isang critic, parang pinaghalo mo. So, yan, no? So, kaya napakaganda, makibigan, na pakinabangan po natin ang mga version na ibinigay, na ibig sabihin, available sa bawat isa sa atin. So, yan po, makibigan, no? So, maganda na iba't ibang version po ang ating, ibig sabihin ng ating pag-aralan. Maganda siya pag pag-aralan po natin. Kasi na ano siya eh, no? Na ano sa atin po talaga. So, kaya yan po ang isa sa mga napakaganda natin na gagawin po. No? Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at pagka-Diyos po na hapon sa bawat isa. God bless us all.